Hello guys! Welcome back to my channel. My name is Kelvin Clint Quinto. At ngayon sa video na ito ay pag-uusapan natin yung nangyayari kay Facebook lately na nag-down, okay, yung website nila at yung mga iba pang apps nila gaya ng Instagram, WhatsApp, at of course yung Messenger din. So, mag-share lang din ako ng thoughts ko, okay, ng reaction ko about dito sa nangyayari na to. And of course, disclaimer lang, hindi ako expert pagdating sa mga system nila kung ano bang nangyayari, okay? Pero yung i-share ko ngayon ay based din sa mga articles na nabasa ko and sa mga reports na napanood ko. And of course, mag-share din ako ng mga tips kung paano ba yung gagawin natin in case na mangyari ulit yon. Pero bago tayo magpatuloy, make sure na nakasubscribe ka na sa YouTube channel ko at i-click mo rin yung notification bell para updated ka palagi sa mga bagong videos ko. Kung bago ka lang dito sa channel ko at hindi mo pa ako kilala, again, my name is Kelvin Clint Quinto. Nag-share ako ng mga YouTube tips and tutorials, iba't ibang ways na pwedeng pagkakitaan online, okay, or business, motivations. So kung interested ka sa mga bagay na yon, o kahit isa sa mga bagay na yon, make sure na nakasubscribe ka sa channel ko. So ayan, ngayon ang oras ay 10:14 AM. I think mga 3 to 4 hours simula ng unti-unti nang bumalik si Facebook at yung iba pang mga apps niya. So ngayon, ano ba talagang nangyari? So eto yon, kagabi around 12 AM or siguro mga 10 or 15 minutes before 12, nakaharap pa ako sa laptop ko and of course sa cellphone ko. So nagtataka ako bakit bigla na lang hindi ko na ma-access yung Facebook sa laptop ko. Nung binubuksan ko, talagang unavailable na siya. And then, sinubukan ko sa cellphone ko, pagbukas ko ng app ni Facebook, bumukas naman, pero pag nire-refresh ko, hindi nagbabago. Okay? Then yung notification, meron akong mga, I think, 3 new notifications. Pag pinipindot ko, blanco lang, walang lumalabas. Okay, so paulit-ulit lang yun, kinuklose ko, na-restart ko pa nga yung phone ko, so ganun pa rin. At dahil hindi naman ako fan ni Instagram talaga, saka ni WhatsApp, hindi ko na sila sinubukan. Okay, pero kahit merong naka-install sa phone ko, kasi hindi ko pa inisip na down pala yung Facebook talaga. So ngayon, nagtataka na talaga ako bakit hindi ko siya ma-access. Okay, so sinubukan ko yung ibang applications like YouTube. Ayan, nung binuksan ko, nag-load naman. Binuksan ko yung Lazada, yung Shopee, nakakapag-search naman ako. So hindi ko talaga lubos maisip kung ano yung nangyayari. Okay, hindi ko pa alam na down yung Facebook nung time na yon. So ngayon ang ginawa ko, natulog na lang ako. Okay, natulog na ako. At nagising ako bandang alas 3, binuksan ko yung Facebook, ganun pa rin. Okay, doon ako nagtaka. So ang ginawa ko, nag-search ako, pumunta ako sa downdetector.ph. At doon nakita ko meron ng mga reports doon na hindi nga na-access yung website ni Facebook. So kung hindi mo pa alam yung down detector, ito yung ano, yung para ma-check mo yung status ng mga websites. If in case na hindi mo siya ma-access, pwede mo i-check sa down detector para malaman mo rin kung meron bang ibang kagaya mo na may issue sa website na yan or sa services na yan. So yun nga, nakita ko na merong ibang nag-report din. Kaya doon ko na nalaman na may problema nga talaga sa Facebook. Kaya ayun, natulog na lang ulit ako. At then, pag-gising ko ng 7, na-access na si Facebook. Okay, so ayun, search-search na ako. Nagbasa na ako ng mga articles, nanood ako ng mga videos. Ayun nga, isa sa mga nabasa ko, okay, na worldwide pala talaga yung nangyari na yon. Okay, more than 3.5 billion Facebook users yung naapektuhan. Yung hindi maka-access sa kanila. From ayan, yung unang report, titingnan natin. Ayan, so dito makikita natin na yung pinakaunang report sa Philippines to, ha, sa Pilipinas. 11:47. Ayan, so may nag-report na. And then sunod-sunod na. 17,000, ayan, 16,000. So pababa na around 1 AM. Siguro natulog may mga tao. Then tumaas ulit nung bandang 6 o'clock, ayan, AM. And then, 6:30, dito bumagsak na. Ibig sabihin, mga ganitong oras, unti-unti nang bumabalik si Facebook. Ayan, hundreds na lang yung report. Ganon din sa US. Kung titingnan natin, grabe yung reports doon. Around, nagsimula, 11:48 PM. So, oras natin to, ha. So, sa kanila, mga ano to, around 9 AM sa kanila.
So advance tayo ng I think 15 hours sa US. Grabe yung report sa kanila, libo-libo pa rin hanggang 6 or dito bumagsak na mga 5:48. 6 o'clock, ayan. So I think naunang bumalik, na-restore yung website ng Facebook sa US compare sa atin. So ayan, meron din ako mga nabasang comments na yung iba akala nila internet connection lang yung problema, nakailang restart daw sila ng router nila. Yung iba, pati yung cellphone, yung lang computer nila, nakailang restart. So, hindi nila alam na Facebook pala talaga yung may problema. So, ngayon, ayon sa napanood ko ulit, kahit si Facebook, yung first hour na na-down sila or nawala sila sa internet, hindi nila malaman kung anong dahilan. Okay, hindi nila malaman kung anong nangyari sa unang oras na nawala sila. So siguro sa mga time na yon na iniisip nila baka na-hack. Pero of course, syempre Facebook at matindi naman yung security niyan. Pero syempre hindi rin natin masigurado kasi sa daming magagaling na hacker na ngayon, di ba? Pero siguro isa yun sa mga tinitingnan nila nung time na yon. At dagdag ko lang pala dahil nga sa nangyari pa lang ngayon, tumaas daw yung visitors ni Twitter. Okay, doon may mga ba tweets doon about sa Facebook kung anong nangyari. So parang Twitter yung naging takbuhan. And so ayun nga, lumipas pa ulit yung ilang oras, hindi pa rin bumalik si Facebook hanggang ayun, 6 hours talaga. Okay, 6 hours, unti-unti nang bumabalik yung Facebook sa ibang bansa. Unti-unti nang na-access yung website nila at yung apps nila. And so yun nga, ngayon it's 10:24 AM na. Okay na siya dito, I think, sa Pinas. Wala nang mga reports na nababalitaan. Pero eto lang yon. Ano ba yung mga lesson na pwede nating makuha sa nangyaring to kay Facebook? At ano-ano ba yung mga pwede nating gawin next time na mangyari to? So, tatlo. Okay, tatlo yung isi-share ko sa inyo ngayon. First, yung security ng account nyo. Okay, yung mga data na nandyan sa Facebook nyo, kahit naka-private yan, in case nga na kung na-hack yung Facebook, magkakaroon ng data breach. Ibig sabihin, yung mga kahit yung mga private photos natin diyan, videos, yung mga private informations na ayaw natin makita ng iba, may possibility na kumalat pa rin. So dapat tandaan natin, okay? Wag tayong mag-upload ng kung ano-ano mga photos or videos diyan na ayaw natin makita ng iba, okay? Kahit i-private mo 'yan, may chance na kumalat pa rin 'yan. Okay, especially kung na-hack nga talaga yung Facebook. Okay, so yun yung lesson number one. Yung mga informations mo dyan, yung mga media mo na ayaw mo makita ng iba, huwag mo nang ilagay dyan sa Facebook account mo. Second, maghanap ka ng ibang alternative na communication apps. Dahil in case na mangyari ulit to, for sure wala ka na namang communication sa mga kaibigan mo or mahal mo sa buhay. Diba? Aminin man natin or hindi, mostly sa atin nagde-depend lang kay Facebook Messenger, 'di ba? Ngayon, kapag nag-down sila kagaya ng nangyari kanina, wala ka ng contact sa mga kaibigan mo, sa mga mahal mo sa buhay. Dahil si Messenger lang inaasahan mo. Okay, so eto yung lesson number 2, maghanap ka ng ibang communication apps. Okay, alternative na communication apps kagaya ng Viber, WeChat, okay, at marami pang iba. Okay, so maraming mga communication apps dyan sa Play Store or sa App Store na pwede mong magamit. So, pwede mong install yan at ipa-install mo din sa kamag-anak mo para in case na mangyari ulit to, ay meron kayong mga alternative na pwedeng gamitin pang contact. Okay? Especially yung mga kamag-anak natin sa abroad. Dahil wala namang mostly dyan, walang mga SIM card na galing dito sa Pinas. So, talagang nagde-depend lang tayo kay Messenger. Kaya kung ako sa inyo, ipa-install nyo na rin sa kanila yung ibang apps na pwede nyong magamit in case na mangyari ulit to. Okay, and lesson number 3, ito sa mga business owners, sa mga companies dyan, sa mga brands, tandaan nyo, okay? Hindi nyo hawak si Facebook, okay? Nag-ads kayo dyan, nangangalap kayo ng mga Facebook accounts via ManyChat, diba? Kung alam nyo yan siguro, yung mga nag-ads sa Facebook. Ang problema, kapag nag-down si Facebook, wala na lahat ng contact nyo na yan, okay? Alternative, mangalap kayo ng email address. Ang daming mga email autoresponder services dyan na pwede nyong gamitin para makakalap ng email address. Guys, okay? Build your own list. Yun nga yung sinasabi lagi ng iba. Money is in the list. Ibig sabihin, yung pera is nasa email address. Okay? Mostly ng mga brands or mga online marketers. Ayan.
sa email nagpo-promote ng mga products nila. Bakit? Dahil yung email address, guys, na nakakalap natin sa atin na yan, wala nang makakuha niyan. Unlike kay Facebook, pag nag-account sa Facebook, wala na yung mga contacts mo. Same thing kay YouTube, ganun din. Yung mga subscribers mo sa YouTube, yung mga subscribers ko sa YouTube na yan, pag nag-down sa YouTube, wala na yung subscribers ko na yan. Okay? Ganun din sa mga Facebook page. Yung followers natin, mawawala yan kapag nawala rin si Facebook. Pero yung email address na nakalap natin, ating-atin na yan. Kahit mag-down pa yung autoresponder services na ginagamit natin, okay, pero na-download natin yung information or yung mga email address doon, walang makakakuha niyan. Atin pa rin yan, lifetime. Okay, at pwede ka na mag-promote anytime dyan sa mga email address na yan. Okay, so huwag tayo mag-depend lang sa kanila, sa mga platform nila na yan. Kailangan tayo mismo, okay, mag-build tayo ng sarili nating email list na pwede nating i-message anytime or i-email anytime kung anumang product yung binibenta natin. Okay? So, kung medyo naguguluhan kayo about sa sinasabi ko kung paano mag-build ng email list, make sure na nakasubscribe ka sa YouTube channel ko. Dahil sa mga susunod na video, i-explain ko pa sa'yo more on about building an email list. Okay? Kung paano mangalat ng subscribers at ano yung mga nare-recommend kong tool na pwede mong magamit. Especially kung ikaw ay isang brand or company, magagamit mo to. Okay, so for now, yun lang. I think na nakapag-share ako ng kahit konting idea about sa nangyari kay Facebook at may lesson din kayo na nakuha. So kung nagustuhan nyo yung video na to, please share, okay, para mapanood din ng iba nyong mga kamag-anak or kaibigan. And of course, kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo sa ilalim ng video na to. Again, my name is Kelvin Clint Quinto. Don't forget to click subscribe button and the notification bell para updated ka lagi sa mga bagong videos ko. Bye!